Okay, so welcome back to our tutorial. So ngayon ang gagawin naman natin is another program na kung saan gagamitin natin yung if else statement. Conditional statement siya, ano. So sa programming mayroon tayong conditional statement. Mayroon tayong if statement, mayroon tayong if else statement, else if statement, so marami. Pero gagawin natin yan, gagawin natin dito is actual para mas makita ng mga estudyante na gustong matuto ng programming. Okay, so ngayon kung makikita nyo, gagawa tayo ulit ng class. Okay, so dito, lagay natin dito is conditional statement. Click nyo itong public static void main para mayroon tayo automatic na code yung para sa main. Okay. So ngayon, ang gagawin natin dito, simple magpapa-input tayo sa user, mag-a-ask tayo ng number sa user. So kailangan i-input natin yung import java.util.scanner. Yan. So ngayon, pag na-input na natin yan, syempre kailangan nating ilagay yung scanner input is equal to new scanner. Okay. Then system.in. Okay, take note that ito is pwede nyong palit-palitan yung kahit AA or BB or any variable. So ang gamit ko lang is input para okay naman yung mas maintindihan. Okay. So ngayon, ang gagawin natin dito is parang grading system. Okay? So yung grading system natin, mayroon tayong tinatawag na pass or fail. Okay? Pass or fail. Pag ang grade na in-input ng user is ang average grade mo is na 75 pataas, pasado ka. Kung ang grade mo naman is 74, bagsak. Okay? So, paano yon? So, simple magtatanong tayo sa user na mag-input siya ng average na lang. System.out.println please enter the average grade. Please enter the average grade. So, ang i-input natin dito, yung pinaka-total grade mo na. Okay, hindi ka na magkukompute ng grade sa mathematics, grade sa science, or whatever grade sa programming. So, wala na yun. Ang i-input mo lang kung ano talaga yung pinaka-total grade ng estudyante. So, ngayon, maglalagay tayo dito ng variable, lagay tayo dito ng variable na lagay natin, gamitin natin yung double. Double, okay, double grade. Okay. Yung double grade, it means may decimal places siya, so may decimal points siya. So kung integer kasi, whole value lang siya, wala siyang decimal places. Okay. So ngayon, pag double, may decimal places siya. So ngayon, for example, lagay tayo dito ng grade, okay, is equal to input dot next double. Kanina, ang gamit natin, or last video, ang gamit natin is yung next int kasi integer. Ngayon, double naman. So ngayon, so, if statement, gagawin natin if statement, if grade, okay, is greater than or equal to 75. Okay, gusto mong sabihin, pag ang grade mo is mataas sa 75, ang i-display ng program is you are pass. Okay, next. Else, system.out
dot print. Okay. Lagay mo dito is UR fail. So, bagsak. So, lagayan, ganyan lang. So, if statement, if this is true, pasok siya dito. If this is false, pasok siya dito. So, kaya mas maganda lagi kayong maglalagay nitong curly braces para makita nyo kung saan siya belongs. Yung mga ano na dito. Okay? So, try natin in i-run. Ilagay tayo ng green. For example, naka 95 ka. 0.5. Okay. You are pass. Okay? So, click naman natin ulit. Lagay natin is 75. Pasado ka pa rin. Kasi, 75 greater than or equal to 75. So, pasado ka pa rin. Pero pag ang grade mo is 74.9, you are failed kasi hindi ka umabot sa 75. So okay. Pag below 75, bagsak ka. Okay? So ganyan lang yung if else statement. Ito yung tinatawag na if else statement. So, dapat na-gets nyo to kasi dito lang kayo mag titingin ng kung true. So, dapat marunong kayo magbasa nitong mga operators na to. So, marami tayong operators. So, sa theory ng programming, so, ituturo yun sa inyo. So, pag in-apply nyo na, dapat marunong kayo magbasa. So, kung babasahin mo to, ang grade daw is mataas or equal sa 75, pasado ka. Or else, pag mababa, failed ka. Okay, so, I hope na intindihan nyo to kasi napakadali pa ng tutorial natin. Ito ay para sa mga beginners na nalilito sa programming. So, pag naintindihan nyo to, yung pasunod-sunod ng programming subject nyo is napakadali na lang kasi naiintindihan nyo yung program. Okay? So, please share our tutorial sa iba para mas marami tayong matulungan. Okay? Thank you.